Atalay. O sa naman, aminadong malakas tumawa. Kaya ganito na lang daw siya tatawa pag nasa sesyon. Aminado rin siyang natatangay siya ng emosyon. Sa isang pagdinig, lumuhod pa siya para hilingin sa mga iniimbestigang pulis na magsabi na ng totoo. Nakalimutan ko minsan na sinador na pala ako. Akala ko pulis pa rin ako eh. Kung mag-imbestiga ako eh, parabang touring ko sa isang yung inimbestigahan ko ay, alam mo na, nakikirid away ako so sa emosyon ko. Pero alam mo, Senator Bato, ito ha, huwag mong mamasyamain ha. Yun ang dahilan bakit kay binoto eh. You don't have to say sorry. Yun ang dahilan kung bakit kayo binoto ng taong bayan. Because people can relate sa inyo. Ikaw, si Robin, si Tulpo. Kaya kayo binoto ng tao kasi nagsawa na yung tao sa mga formal. Nagsawa na yung tao sa mga nakabarong, disyente, na hindi naman lingwahe nila ang kanilang narinig. Mas gugustuhin pa ng tao yung, gusto namin yung senador na naiintindihan yung lingwahe namin at pag sila nagsalita, parang kami. Diba? Yun yung ano dun eh. Alam nyo, minsan masakit yung pananalita nila. Sabi niya nga, parang pulis pa rin siya. Pero yun nga yung hinahanap namin eh. Ewan ko ah. Ako sawa na po ako doon sa formal-formal na formal. Wala namang nagagawa. Wala namang pong masasabi nating hindi na pupush. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, galit na galit dito si Attorney Libayan, di ba? Galit na galit si Attorney Libayan kasi actually may video pa nga siya pero hindi ko na ipi-play para hindi naman talaga magka-migraine na kayo. Hindi ko na ipi-play pero sinisisi niya sobra si Raffy Tulpo na bilang noise. Siya daw ang parang simula ng pagiging maingay dyan sa Senado. Alam mo, mas gugustuhin na namin yun. Mas gugustuhin na namin yung maingay sa Senado tapos pinupo na yung mga mali. Ngayon, at least, yung mga yon magle-level up ng service nila sa taong bayan. Diba? Kesa naman yung halatang-halatang pinalulusot. Bakit? Dati ha, ganun yung mga nangyayari. Anong ginagawa? Kakausapin lamang ng presidente, itong si ganito, wag mo masyadong pupunahin yung tao ko, wag mo masyadong aanuhin yan. Dati ganun eh. Nagagawa yung ganun eh. Ngayon, actually nawala yan. Ito ha, nung panahon ni Senator Miriam Defensor, nandyan pa yan. Pero nung nawala siya, medyo gumanon ganun, nagkaroon ng decorum. Katulog yung iba. Diba? Kasi totoo naman eh, nung mga panahon noon, napupulitika dyan eh. Nabobola, kailangan mo sumipsip sa presidente, hinay-hinay ka lang. At least ngayon, kahit papaano, alam mo yun, nabibigyan boses sa mga ordinaryong Pilipino. At nakikita yan sa inyong mga nagtatagalog. Yun ang gusto ng tao. I'm sorry for that. Senador sila, tagagawa ng batas, hindi mahihiya. Tanungin kita, alam mo ba mga batas na nagawa nila? Yan ang problema sa script nyo eh. Yung script nyo kasi, Jonel TV, nakuha mo lang yan kay Attorney Libayan. Ngayon, hindi mo naman kayang i-defend. Tanungin kita, alam mo ba mga batas na naipasa nila? Kung hindi, shut up ka na lang. Nasisira ang imahe ng Senado dahil dyan sa mga ginagawa ko. I'm sorry for that. Minsan na rin tumaas ang boses niya. Papakulukuhin ha? Papatuhin kita nito microphone na ito ha? Tulad din ng ibang kasamahan sa Senado. Ito, suntukin ko na kaya ito. This is Ano man kaming gawing gago dito? Okay rin na makinig tayo sa kanila. And wala namang, it would not make us a lesser legislator if you are willing to learn from the veterans. Sabi naman ni Senador Jinggoy Estrada, bahagi ng demokrasya ang anyay constructive criticism, sabay aming nakakabahala na nga ang kawalan ng decorum at dapat silang maging responsable at role model. Sinisikap pa nating kuhanan ng pahayag sina Senador Raffy Tulfo at Senador Bong Revilla. Sabi ni dating Senate President Tito Soto, huwag personalin ang mga komento ng mga veteranong senador. Yung mga criticism sa mga ganun, dapat yun, you take it as
a learning step. I think that's the most important thing that they have to realize. There is a tradition that is followed in the Senate. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez nakatutok, 24 oras. Ayan ang, so isa pa yan ha, so gusto ko lang ipakita sa inyo. Lagi ako tatambay dito si siya, ayan, sorry, binasa ko na. Anyway, eto pa, sabi ko sa inyo hindi tapos eh. Isang i-dedicate ko itong session na ito kay Atty. Libayan, and this will be my last. I hope. Kasi nga, wala naman ho siya. Puro daldal lang naman yan. Nakakakuha pa ng viewers dahil po sa atin. At saka, hindi totoo. Ino-observe ko yan eh. Kaya nga, tapos isa pa ito. Kaya ako lang naman din kasi pinuna yan. Kasi, yung style niyang sablay, ginagaya pa nung mga ilang vloggers. Natuwan-tuwa naman. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga ibang vloggers na ginagaya siya eh. Alam niyo kung bakit? Nakikita nila effective. Nakikita nila na effective na banatan si Tulpo at si Banatbay. Kaya ginagaya naman nila. Nakikita niyo? Mga fly by night. Fly by night vloggers. Hindi totoo mga fly by night vloggers yan. Yung mga hindi mo alam kung saan galing, nautusan ng suka, tapos gumawa ng vlog. Ginagaya nila. So, kasi nga, alam nilang, mahalay mo, makakuha rin tayo ng, maambunan din tayo ng engagement. O kinampayan natin si Atty. Libay. Alright. O, eto ba, tingnan ninyo. Kaya nga ito nga sinasabi ko, uulitin ko, i-ano ko yung argumento natin dyan. Sabi ko nga sa inyo, kung totoong ang concern ni Atty. Libayan ay batas at talagang ayusin o yung sinasabi niyang justice system, yung bangka na sinasabi niyang ayusin. Di ba? Lagi niyang paulit-ulit sinasabi yan. Tanungin ko nga kayo, sa lahat ng mga nagsho-shortcut, which for me, hindi ko sinasabing tama, ha? Pero sa dami-dami ng hindi dumadaan sa due process, bakit si Tulpo lang ang kanyang laging binabanggit? Yan ang punto ko dito. You know why? Because ang argument ko ay for the views yung mama. Pinatunayan ko sa inyo na for the views yung mama. Lagi niya ipinapasok si Tulpo. Lagi niyang 9 minutes. Yan ay may kinaugnayan doon sa aking argumentong sinasabi. Pinatunayan ko din sa inyo na ilang beses na hindi nagre-research yung mama. Kaya nga tingnan ninyo, mali-mali ang comment kay Robin. Meron pa, akala nyo. Pero hindi ko na ngayon. So ano punto ko dito? Pinatutunayan ko sa inyo yung argumento. Hindi lang ako nanlalait na tulad ng ginagawa ni Atty. Kabuta sa ginawa niya sa akin na sinabi niya, grade 5 ka ako college. Yun lang ang sinabi niya eh. Pinatunayan niya? Hindi. Pinabot lang niya ng 9 minutes. Tayo, pinatunayan natin ng dalawang oras. Pinatunayan natin kung bakit ganito siya. Kung bakit si Raffy Tulpo lang ang lagi niya binabanggit. Bakit? O yun, sinuwento ko na sa inyo. Eto nga eh. Sinabi ko bang perfecto si Raffy? Hindi. Nagkakamali yan. Kaya nga nagkamali siya. Tinama nila yung mali. Hindi nila tinuloy. Bakit hindi natin anihin yung tao na hindi nila tinuloy? Pinagsabihan natin na Senator Raffy, sa susunod, much is given, much is required. Kailangan ayusin nyo. Dahil hindi ka na ngayon Raffy Tulpo. Ikaw ay Senator Raffy Tulpo. Binabayaran ka ng taong bayan. Kaya ayusin ninyo. Pero hindi ko sinabing, itigil nyo na yan, yung ginagawa nyo. Kasi it's a Tulpo justice system. Pambata eh. Sa totoo lang, pambata yung ganyang style. Hindi, itigil nyo yan. Hindi. Galit lang talaga siya. Kaya nga, every time, kahit iba na topic, pinakita ko rin. Si Tulpo pa rin ang nasa sa bibig niya. Doon pa lang, kitang-kita mo nang may problema dito sa mama na to. Sinabi ko bang hindi kayo manood? Hindi ko sinasabi yan. Sinasabi ko lang yung mali niya. Okay? Manood pa rin kayo.
kayo kung gusto ninyo, kung kaya ng ano niyo, na sikmura ninyo. Kung kaya ng sikmura ninyo, panoorin niyo. Ako hindi kaya ng sikmura ako kasi delikado, baka masampal ako ng mga tindera. Pabili nga ng kantot niyan. Hindi, di ba? Baka mamaya pag sa tindahan ako, pabiling kantot! Kasi nahawa ako eh. Delikado. Baka sa, ano yung sabi mo? Kanyot! Sampalin ako nung nagbebenta sa tindahan. Diba? Kaya ayoko eh. Delikado. Yan na lang muna ang huli natin kasi ayaw naman niyang, unless, meron na naman siyang sa tingin ko. Kasi kaya ako, alam nyo kaya ako pinuna na ito. Hindi dahil sa ano, wala akong pakialam, banata mo si Tulpo kung gusto mo araw-araw. Anyway, gusto ko namang manalong presidency. Iba. Sa ngayon, ha? Sa ngayon, okay? Kasi hindi naman tatakbo yun. I mean, wala naman ako alam. Pero sa ngayon, di ba, gusto kong presidente. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Secret ko na lang yun. So, hindi, wala akong ano dyan kay Tulpo. Ang akin lang, ginagaya ka na kasi nung iba, na mga ibang vlogger, na wala namang kwenta. Eh, alam mo yun, walang... Para kang, alam mo yung parang dati ha, yung dati. Naalala ko tuloy yung nakita kasi nila na effective yung ginagawa ni Sangkay na kung ano-ano yung pinapakalat tungkol sa mga Marcoses hanggang umabot nga dun sa Talano Gold. Tapos ginaya siya ng mga ibang vlogger. Ngayon, nakikita ko, ginagaya ka ng ibang vlogger na wala namang argumento, tawa lang din ang ano lang yun? Ang tagal pang magsalita. Huwag nang ganun, ha? O, kala ko next topic na, boss. Nakailip na ako. Hindi. Kita nyo na nga ang title nito, Attorney Libayan. Kayo naman, eh. Pag nakasulat na nga Attorney Libayan yan, yan ang topic. Huwag yung paulit-ulit. Okay. Ayaw mo na yung si Rambo. Walang alam yan kasi halatang obvious naman, eh. Obvious naman na fake account. So, ganyan talaga yan. Okay? O, ito naman. To.